Sabi nila, ang bawat paglalakbay ay mas masarap kung may kasama ka. Ikakasal na ako noon. Huwag nyo na lang itanong kung kanino, ha? Pero hindi ito natuloy. Marahil dahil alam ng puso ko na darating siya sa buhay ko. Si Corina, parang rosas yan eh. Matinik yan. If you can get through the thorns and you really have a very, very beautiful person. Before I met the senator, 180 miles an hour ako parati. Para ako parati maubusan ng panahon. Gusto kong gawin to, gusto kong gawin to. Gusto kong maabot yan. Nagmahal na naman ako dati. Lamang, pinakamamahal ko si Corina. Ngayon na magkasama na kami, madalas yung sabihin sa akin na hindi ka na kailangan mag-isa. Hindi mo ba alam yon? With Corina, kung makulay man dati, ngayon, Technicolor, Super Vista, Dolby, High Definition. Gusto na kitang tulungan. Gusto na kitang kargahin paminsan-minsan. Gusto kitang pagpahingahin. Gusto kong sumandal ka naman sa akin ng kaunti. Ngayon na magkasama kami, dalawa na kami. Dalawa na kami sa journey na yan. Bagong halal akong congressman nun. Bagito talaga ako sa politika nun. And merong award, yung National Press Club. Outstanding bagito yung award, hindi ko na maalala. Corina was also there as outstanding broadcaster. Para sa kanya, doon kami unang nagkita. Pero hindi yun eh. Ang una naming pagkikita, subject siya ng interview ko. Pero bago pa nun, nababasa-basa ko na ang tungkol sa kanya. Sabi ko, uy, interesting yata itong lalaking ito. Nagkataon na bumabagyo nung gabing iyon eh. Halos walang dumalo, walang pumunta. Nandun si Corina, mga a few rows. So nagbabasa ako ng sinasabi niya, uy, parang tipo ko ito ah. Tapos nung nabasa ko, yung tipo niyang babae, uy, ako yata ito ah. Pero di ko pa siya kilala ha. Parang interesado ako makilala itong lalaking ito. Journalist nandun, kaming mga government officials nandito. Wala na namang ibang nakaupo, wala na siyang katabi. Binata naman ako. So sabi ko, ah, yan pala yung Corina. Ba maganda, no? Ganon. So, I went up to her and I introduced myself. Said, you know, hi, I'm Mar Rojas. I know you don't know me. In short, I tried to pick her up. Di ba? I mean, parang, oh, hi, kamusta? Wala naman siyang interest or whatever. Sabi niya, well, good night. Nice to meet you. Sabi, well, good night. Nice to meet you. Alam mo, style ko talaga yon. Mas lalo kong gusto, lalo kong hindi pinapakita. Ganun ako talaga. That was our first meeting. And then hindi na kami nagkita or nagkaroon ng kahit anong exchange for a long, long time after that. Nagpadala ko ng press release sa lahat ng cabinet secretary. Siya lang ang nag-respond sa akin. At may telephone number niya. Aba, may telephone number. Gusto pa yata niya ako ang tatawag sa kanya. Hindi mangyayari yon. Kasi ako, tunay na dalagang Pilipina ako. Kahit anong sabihin mong matapang akong babae, hindi ako talaga tumatawag sa lalaki. For a couple of times that we saw each other, or maybe just on the phone. For some reason, we bumped into each other in ABS-CBN. If I know, sinadya niya na nagpa-guest siya. Ewan kong aaminin niya. In between the questions, I would always try and steer it to other sort of personal conversation, but she was very, very professional. Kita kami sa lobby ng ABS-CBN. O tapos, o sabi niya, o labas tayo. Sabi ko, o sige. We tried to have a date here in the Philippines. Hindi matuloy-tuloy kasi ang dami niyang ginagawa. Tapos na-assign ako sa presidential coverage sa Amerika. Eh siya rin cabinet secretary siya noon. Punta rin siya. Doon na lang daw kami magkita sa Amerika. Sabi ko, aba, rendezvous. Wow, I love it. Okay, exciting journalist ako. Cabinet secretary siya. Exciting ito. Pang-pelikula. We were abroad. And we found ourselves just by coincidence together with some free time. Washington muna. Hindi kami magkakitaan sa Washington. Aba, eto na naman. Binigay na naman ng room number niya. Aba, pupunta ako ng room niya. Hindi ako pupunta ng room niya. Room number sa hotel. Diyos ko, ambisyoso. Ay, Diyos ko, sabi ko, hindi ko to sisiputin. So, walang nangyari sa Washington, room number. Can you imagine? Kung telephone number nga, hindi ko pinapatulang room number pa. Sabi pa ng nanay ko, bago siya namatay, nako ha, huwag kang bibigay ha. Nako, tumatak sa utak ko yun. New York na, lilipad na buong tropa sa New York. Wala rin, hindi kami magkakitaan noon. Alika, punta ka dito sa bahay ng kapatid ko dito. Ako na naman ang pupunta ng bahay nila. Ayoko din. Siguro sabi niya sa sarili niya, ah, talagang siya yung tipong kailangan ligawan. O, di lumigaw siya.
kalalabas lang noon ng Matrix. I saw that Corina was also in the same city. And so I said, well, you know, if you wanna watch a movie. Nung tapos sa lahat ng trabaho, tumawag. Oh, can I see you tonight? Blah, 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 blah. Oh, she said yes. Hindi na ako nagpakipot, baka hindi pa matuloy eh. We went to dinner. I took her to a jazz bar after Bobby Short and, who's, you know, at the Carlisle. Dinala niya ako dun sa isang napaka romantikong hotel. Sabay piano, ganyan. Napapansin ko sa ilalim ng hindi maka-first base. Nervous na nervyos siya. Parang, sako na ba naman ito? Kung kailan naman ako pumayag, hindi malang hawakan ang kamay ko nito. Hindi siya talaga mapakali. Kuyakoy ng kuyakoy. Parang hindi niya alam ang... Eh, ang tagal. Ay, nako, ako na humawak sa kamay niya. Ang tagal eh. Ay, nako, alam mo nung ginanong ko yung kamay niya? Para talaga siya nabunutan ng tinik. Parang narinig ko talaga yung tinik na plok, gumano, no? Parang, ay, takahinga na siya. Ganun ang itsura talaga niya, aminin man niya o hindi. So we enjoyed that. And we did.